bulalo, mga ano, yan ang kakainin natin sa araw na to. Pero hindi po basta-basta bulalong baka ito ha, dahil ito po ay kakaiba. Bulalong kalabaw. Sino na nga sa inyo, mga ano, yan, nakakain yan? Magandang araw muna. At syempre, nakita nyo, napansin nyo, basa ang buko dahil katatapos lang ng ulan. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw, di ba? Diyan, no, nasa likod ko, putok-batok bulalo, mga noy. Aalamin na nga natin anong lasa niyan. Napakadami po nagsabi sa akin na napakalasa daw po ng pagkain dito. Kausapin natin yung may-ari, syempre, noy, para alamin natin ano ang sikreto nito sa napakasarap na putok-batok bulalo. Let's get it on! Kuya Rodrigo, itong putok-batok mami na to, siguro para sa mga nanonood sa atin, maikwento nga natin, paano ka nagsimula na nagkaroon ng putok-batok mami? Eh, nung kasalukuyan na sa probinsya ako, tubong Negros Occidental ako. Okay. Eh, nangyari, pumunta ako dito, nakipag sa Palaran, kung anong maging buhay ko dito. Ito ngayon natuntunan kong kasalukuyan ako yung namamasukan sa Arangke. Sa Arangke pa? Ito yung natutunan ko at ito ay nagkapamilya ako. Ito ngayon ang kinabubuhay ko. Pinagsimulan ko. Nagsimula ako ngayon ito sa paghahanap buhay ko. Unti-unting umunlad itong kinabubuhay ko. Nakikita nila. Masarap na at malinis pa. Malinis. Yun ang mahalaga eh, no? Yun ang mahalaga doon. Ngayon, nung nagustuhan nila yung lasa ng mami ko na putok-batok. Nagsimula na yung pag-unlad itong anak ko. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa buong mundo nito. Sino man itong suki ko. Sana bumabalik-balik eh. No? Sana balikan nila ako. Bakit po siya pinangalan ng putok-batok, mami? Ito po kasi laman po ito na may nakapaibabong taba. Ayun! Kaya ito, pinataw ng putok-batok. Pero may isang kakaiba ka sa akin na sabi na ang ginagamit mong karne dito para lang sa mga kaalaman na nanonood sa atin, no? Ito yung karne ng kalabaw. Opo, if I'm not mistaken. Tama, no? Opo. Puro kalabaw. Kalabaw talaga to, no? Papaitan ko. Dinagdag mo rin, meron ka rin papaitan, di ba? Kalabaw din yan, laman-loob ng kalabaw. Kakaiba. Actually, ha, ito sa akin, kung may tatanong mo ko yung Rodrigo, ito bago sa akin to, eh. Di pa ako nakakain ng maming kalabaw ang ginagamit. Usually kasi, di ba, normal sa atin dito, yan, sa Manila or kahit saan, ha, ang mami natin is baka, di ba, karne ng baka ginagamit. Pero yung sa'yo, kalabaw, hindi ba mahirap gamitin? Hindi ba mahirap palambutin? Hindi naman po. Bukas ano, kailangan ito. Alas 11, alas 12 lang. Nung gabi, ha? Magigising ka na, palingki ka na. Palingki ka na? Dahil? Dahil yan, habulin mo siyang upapangon mo siyang mapalambot. Ayun. Bago magliliwanag, alambot na siya. Kasi nakita ko wala kang ginagamit dito. Pressure cooker, walang mga... Talagang normal na paglalaga lang eh, di ba? Oo. Talagang palambot na orientation. Tradisyon, di ba? Tradisyon natin na walang pressure cooker, ha? Wala na. Kasi ano, sinaunang... Yeah. Pinagsimulan kong noong 1999. Simula ko. Kasi ano... Hindi ko na kailangan gamitan pa ng mga gamit. Yeah. Because ano, lahat doon na rin kukuha ng pampalasa. Ang tagal na din, no? Nakakwento mo, 1999 ka pa nagsimulang ganito. At paano ka nagsimula? Nagsimula ka ba na tinutulak-tulak lang? Or ganito na agad? Hindi. Nagsimula ako sa sidecar. Sidecar? Pinapadyak-padyak? Padyak-padyak. Oo. Tapos nakasakay yung mga kalde-kaldero? Oo. Payong. Payong? So, saan yung lugar na bakante na kanto na... Pwede. Driver. Tricycle. Mihinto ako. Doon ka tumitira ang benta. Ayun. Kasi ano, paborito nila yun eh. Yung gustong-gusto ng mga parkyano, ano, mga tricycle driver. Eh pero ngayon, hindi lang tricycle driver ang nagiging, ano mo, customer. Di ba? Meron na rin mga pumaparata sa disasakyan. Nakapwesto na ako eh. Yeah. Correct, no? Kuya, para lang di sa kaalaman nila, anong oras ka ba nagbubukas dito or lagi kang bukas? Laging bukas po ito. 24 hours? Lunes hanggang Linggo. So walang saraduhan, ha? Bukas ano, palitan po kami dito. Nagsishifting kayo. May pumapalit sa'yo, ha? Anak po. Tapos eh, tindira ko.
iba yung supang na beber. Yeah. Siguro isang quiet na pahapyaw lang, no, na may kwento mo. Ano sikreto nito? Bakit daming kumakain? Binabalikan-balikan ng mga tao. Alam mo yung anong meron ang Kuya Rodriguez? Utok-batok. Utok-batok. Okay. Bukas ano, kung nagsimulan kasi ako sa nung kasalukuyan ng Rabawan ako. Yung natutunan ko doon sa Maynila na pananrabuhan ko, nakuha ko. At ito'y ginamit ko ngayon para sa ikabubuhay. Naalala ko yung sikretong... Sikreto? Pagtimpla, paano ka balik-balikan ng tao? Kung sa sarap na, malinis pa. Ayun. Yun ang mahalaga doon, yung malinis eh, no? At saka, alam mo, masarap kuya... Sarap na, malinis pa. Oo, meron kang isang naikwento siguro. Ako na magbibig ka sa kanila. Oo. Bawal mandaya sa pagkain. Isa na yun. Ayun. Actually, ayan ang mga ano, ya. Sa mga nagtatanong siguro, naikwentuhan ko yung Rodrigo, kailangan nga daw po talaga, patas ang laban. Patas ang laban. Patas ang laban. Bukas ano, sana ako mananawagan sa kapwa kung mga nagtitinda na. Yeah, ito, mami ha. Mami. Ganyan, mami. Ito kasi pinatablat yung maming gala. Ngayon, eh, maming state na to. Hindi na gumagala. Hindi na gumagala to, ha. Bukas ano, sana yung pagkano titinda nila, iparehas nila. Patas lang. Huwag nilang i-difference sa noodles, sa panlasa. Bigay nila yung gusto ng buwan ng tao. Para... Maingat yun man, masayahan sila, correct. Balik-balikan sila. Ang galing mo, Kuya Rodrigo. Ako yung papasalamat sa'yo, napakabuti ng tao. No? At yan nga, syempre, no? Titikman ko na itong sinasabi mo. Putok-patok, mami, na hindi nagala ngayon. Kasi steady na. Hindi na umaalis alis eh. Okay, let's go, kuya. Ayan, ayan. Ito yung taba. Ito daw yung parang sinasabi ni Kuya Rodrigo, ha, na nagpapaputok-batok dito. At ito yung kalabaw, noy. Ang mga kulay nung pinaka-ano niya, oh, karne, mapula. May team, no? Naluto na. Yan po kasi ang karakteristik ng kalabaw. Siyempre, meron akong rice dito, yung fried rice. Partner nitong putok-batok mami na to. Ngayon, ito. Manap lang ako ng pwesto. Pasensya na kasi ang dahil pong kumakain. Kasarapan lang, ha? Kani maliit mineral. 15. Sakto, sakto. Umuulan, noy. Tapos yung lasa nung sabaw niya, hindi nga tinipid sa lasa, noy, ha? Super. Lasang-lasa mo yung pagiging baka nung sabaw. Leto sa condiments, no? May toyo, pero hindi na po ako magdadagdag ng toyo. Hot sauce na lang at kalamansi. Tigyan ko rin ng kalamansi ito, noy. At pagkira natin ng konting pangpakilite, hot sauce. Ayan. Ang tendency nito, noy, namumula ngayon yung sabaw ko. Ayan, no? Woo! Ay, kasarap ng anghang nito. Sakto-sakto. Sasubo muna ulit, noy. Para sa taba, nanginginig-ginig ko. Oh no! Medyo solid yung taba. Solid yung puto-puto. Ayos! No. Ito na yan, bukod sa bulalo noodles, meron din silang binibentang bulalo lang. Yung solid na bulalo, bulalo noodles, no? Merong mami rice, merong papaitan. Hindi na po ako order ng papaitan noodles. Sakto-sakto sa panahon talaga, noy. Umulan po kasi, no? Habang sinushoot natin to, magtaking malakas na ulan. Lalo pong dumami yung tao kanina, medyo maano-ano lang. Medyo-medyo lang tao. Ngayon po, umaba yung hila. Kunin ko na to. Nainit pa, noy. Hindi ko mahihila. Pero hindi ko mapigilan. Gusto ko malaman kung gaano kasarap to. O ang lata. Kalabaw. Wow!
Wow. In fairness na ya, yung lasa ng karne ng kalabaw, hindi umalayo sa baka. Hindi malayo. Saksang baka din. Ang nakuha ko sa kanya, no? Ako para sa akin na ya, ito po yung opinion ko lang naman. I think mas malasa pa siya sa baka. Yung lasa po ah. Mas gusto ko yung lasa niya. Ang galing ng pagkakadali nito ni Kuya Rodrigo. Yung pagkakaluto nito. Ang lambot po. Buti na natin, Lloyd. Nga, kaya ko nahawaan. Hmm? Oo. Nilitid-litid po. Hayop ta. With the price, no, ya? Yeah? Ang laki ng bulalo. Solid, masakap. Hmm? Wow! Napakalambot, to. Oh. Ito ko sa inyo malapit, ano, ya? Yeah? Ayan po yung karne, o. Oh. Ayan mo, kung gaano kalambot siya, muhusok pa, o. Oh. Ganyan po kainit ang serving dito. Ano mang oras pwede kayo makakain ito dahil bukas po ito 24 hours. 7 days a week. Ayan, ha? Natayin nyo na yun kung paano yung timpla gusto nyo. Nakain bawang. Ako, naglagay ako ng bawang kanina, konti lang. Maraming hot sauce, no? Maraming clemency. Depende po sa panlasa nyo. Agas, Noy, pwede nyo bisitahin to. Supportahan po natin si Kuya Rodrigo, Putok Batok Mami. Ayan, papakita natin yung address, no? At isang nagustuhan ko po rito, bukod sa masarap itong kanyang Putok Batok Mami, yung sabaw at malambot na karne nitong kalabaw, Noy. Yung kabutihan po ng puso ni Kuya Rodrigo. Ang bait, ha? Sobra. Ang ganda. Ang sarap nakakawintuhan. Ayan na, kung mapapadaan po kayo dito along Marilao, no? Sa Marilao po, mapupunta na norte, no? Baya MacArthur Highway lang, hindi po NLEX, no? Pwede nyo puntahan to, makikita nyo yung signboard niya, no? At saka, pwede nyo ipin sa Google Maps or sa Waze, no? Yung Putok Batok Bulalo, yan na po yun. Sakto dito yung kay Kuya Rodrigo. Wow! Ginanaan ako bigla sa kain. At saka ito na, nag-umpisa na ako pagpawisan, Noy. Masarap. Saka ganda ng lasa. Subo ako ng subo. Masarap po yung lasa talaga. Okay. Kaya pala sabi niya sa akin, ang importante ang ginagawa niya rito. Hindi niya binabawasan ng panlasa. Hindi niya tinitipid, Noy. Ayan po ah, sa mga madalas na nakakainan natin, napapanood niyo po yung mga episode na nilalabas namin dito, yung kinakainan ko. Madalas po ang kwento nila, yung bakit malasa ang pagkain, because yung kanilang pagkakaluto, no? Yung sistema ng pagkakaluto, yung method of cooking or procedure, hindi po tinitipid. Yun ang mahalaga. Ay, yung mga magtatanong ng presyo ah, pakita lang natin. Yan. Pwede niyo pong pagpilian, no? Para po meron kayo idea pag kita kayo dito. Swabe, Noy. Swabe. Tirahin ko pa ito. Natitira akong fried rice, no? After this, Noy, siyempre, hila pa tayo ng papaitan naman. Hindi ko na po papakita sa episode na ito kung anong dinidinda. Pwede niyo po rin tikman, ha? Yun nga daw po, yung papaitan ni Kuya Rodrigo, Noy. Laman loob daw po ng kalabaw din yun, ha? Kahit sa mga gustong makatikim ng ganun. Ah! Woo! Solid! Ano yan? Sana nagustuhan nyo na may episode natin for today. Kasama siyempre si Kuya Rodrigo dito sa kanilang Putok Batok Bulalo, no? Yung mami na sinasabi. Natikman natin. Panalo, Noy. Solid siya. Pwedeng pandayo to. Okay to. Mura, no? Sa presyo, 100 pesos. Kung pinain ko, no? Yung bulalo with noodles. Para sa akin, pasok na po ito. Dahil napakasarap naman. Ang laki din ng bulalo, ha? Kaya pwede siyang pang ulam. Okay, Noy, ha? Try nyo rin po. Kung mabibisita kayo dito, try nyo yung iba kanilang putahe pa dito. Yung papaitan nga ng sabi ko. At yung mga iba pa nilang sineserve dito sa Putok Batok Bulalo. Ni Kuya Rodrigo yan, ha? Sa mga hindi pa po nakakaalam, may Facebook page po tayo. Pwede nyo bisitahin niya. Pwede po kayo mag-follow, mag-like. Malaking tulong po sa amin yan, no? At yan din po yung inyong suporta sa akin, yung inyong panonood sa aming lahat, no?
Di man po natin nakakasama. Sa mga nagtatanong nga pala, hindi natin nakakasama sila Boy Lente, sila Uncle Joe, iba pa natin kaibigan. Gawa po yan ng sila po ay pumapasok sa trabaho, no? At mapapansin nyo nga rin, bibihira din naglalabas ng episode o video si Uncle Joe. Ayan nga po. Dahil may trabaho silang ginagawa, no? Sila po yung nag-handle ngayon doon sa ating negosyo yung pinapatakbo. Yun, sa mga kaibigan natin yan. At syempre, Noya, mabuhay po kayong lahat at maraming salamat sa palagi ang suporta. Sa mga subscribers natin, ha, malaking pagmamahal, highest 6 sa inyo, syempre. Ako po yung lingkod, si Kuya Dex, syempre, utok-batok bulalumami na to. Napakasarap, 100%. Tirayin nyo, pagmamahal para sa inyo lahat. Bye-bye! Hoy, hoy! Nakain pa din. Kadara. Paulit niya ng pang-intro. Lambot. Tenacity.